Sumadsad na sa pinakamababang halaga sa nakalipas na 8 taon ang presyo ng palay. Sa ilang mga lugar, 10 piso na lang ito kada kilo. Pero sa isang rice mill sa Bulacan, mataas pang bilihan ng palay. Kaya hinala ng mga magsasaka, may nagmamanipula ng presyuhan. May report si Cedric Castillo. Doble kayod ang halimaw. Ito ang tawag ng grupong nakausap namin sa tractor na ito na gamit sa pag-ani sa palayang ito sa Plaridel, Bulacan. Paspas kasi ng harvest ang grupo dahil nagbabadya raw tuwing hapon ang ulan. Almost 300 cabans ang mawawala kasi pag dumapa siya, nahipa na ang hangin na ulan, talo na ron. Bukod sa klima, kalaban din daw ngayon ng mga magsasaka ang napapanahong bagsak presyo ng kanilang produkto. 13 pesos per kilo. So doon medyo hindi kami masaya. Kahit nyo naman sitwasyon namin sa bukid. Napakahirap talaga. Kung ito pa lang nakaharvest pa lang ng harvester, pumapatak na sana ng 15 pesos, tapos pag natuyo, papatak ng 19 pesos, medyo makababawi-bawi. Sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA noong October 25, nasa 15.53 pesos kada kilo na lang ang average farm gate price ng palay sa buong bansa. Mas mababa ito ng halos 27% kumpara sa presyo sa kaparehong panahon noong 2018 na 21.23 pesos kada kilo. Katunayan, sumadsad na ang bentahan ng palay sa pinakamababang presyo sa lumipas na 8 taon. Ayon sa Department of Agriculture, sa ibang lugar nga, lampas 10 piso lang ang kilo ng palay. At nakikita namin na yung mga regions na surplus ang production, sila yung mga mababa ang presyo. Pero sa rice mill na ito sa Bulacan, kulang daw sa supply kaya mas mataas ngayon ang bilihan ng palay. Medyo tumaas ng konti. Yung dating 17, ngayon 750, 780 hanggang 18. Tapos yung mga 160, dating 18, naging 1950 na ngayon. Pangamba naman ang ilang magsasaka, baka nagkaka-hocus-pocus na sa presyuhan ng palay. Ang ginagawa po nilang dahilan, hindi sila mamimili. Kung ibibigay kami sa ganitong halaga, bibili namin. Kaya po naluloko kami ng mga rice trader. Yung po mga middleman. Sila po yung nagtataas. Rule of the thumb, kung magkano yung presyo ng bigas divided by 2, yun yung presyo ng palay. Nasa retailer na rin ang kanya. Magtatong ka naman kasi sa retailer, siguro, gawa sa marami ng binabayaran. Kasunod ng pagpapatupad ng Rice Tariffication Law, patuloy ang pagbaba ng presyo ng palay. Lumobo naman ang supply ng imported na bigas na pinayagang makapasok sa bansa. Malaking tulong nga naman daw para sa mga consumer, pero hindi sa mga rice producer. Ang hinihiling lang namin talaga sa gobyerno, magtulungan ang magsasaka at ang gobyerno. Kasi ang inaani namin ay pagkain ng Pilipino. Cedric Castillo, GMA News.